Thank you sa'yo, Shalala. Ngayong Hunyo po ay pinagdiriwang ang World... No, it's not World. No Smoking Month. Ano po? Yung No Smoking Month ngayong June dito sa ating bansa. Ayan. Pero sa kabila po ng malawakang kampanya kontra sa pagyoyosi, marami pa rin ang nalululong sa bisyong ito. Kung tutuusin kasi, hindi ganun kadali para sa mga naninigarilyo ang mag-quit. Isa sa talamak na bisyo ay ang paninigarilyo kahit alam na natin ang pinsalang pwedeng idulot ng paghit-hit ng sigarilyo, tuloy pa rin sa pagyoyosi ang ilan. Isa na riyan ang 24 anyos na si Glenn. Natuto ako magyosi siguro, second year high school. So yosi kami, yun, habang nagiinom, habang nagbibili, habang nakatambay, doon talaga nag-start. Ayon sa World Health Organization, humigit kumulang 6 na milyong tao ang namamatay taon-taon dahil sa sakit na dulot ng paninigarilyo. Dito sa Pilipinas, 10 Pilipino ang namamatay kada oras dahil sa tobacco-related illnesses. Alam ni Glenn ang panganib na to, kaya naman kahit mahirap, sinusubukan niyang labanan ang pag-iwas sa paghit-hit ng mapanganib na usok ng yosi. Noong una mahirap talaga. As in, hinahanap-hanap mo. Pero parang kailangan mong gumawa ng paraan. So ginawa ko noon, nag-focus na lang ako sa trabaho. Sa ngayon, patuloy pa rin nilalabanan at iniiwasan ni Glenn ang mga bagay na pwedeng makapagpabalik sa kanya sa pagyoyosi. At para po bigyan tayo ng mga paraan sa pag-iwas o tuluyang tumigil sa paninigarilyo, magkakasama po natin ngayong umaga, Dr. Encarnita Limpin, isa po siyang pulmonologist mula po sa Philippine Heart Center at Executive Director ng Framework Convention on Tobacco Control Alliance Philippines. Good morning, Doc! Good morning, Cheryl! Welcome to TV5! Yeah! I'm sure masayang-masaya ka kahapon after yung pagpasa po ng sin tax bill. Were you there sa Congress? Yes, oo, nandoon ako. And pati na rin ng mga kasamahan namin sa health sector, no? Mm. So, masaya kami dahil medyo naka-isang hakbang kami patungo doon sa gusto natin, ano, na maipataas natin yung presyo ng sigarilyo para ma-deter yung mga kabataan at saka mga mahihirap. And ayaw natin kasi silang magkasakit. Mm-hmm. Yun yung pinaka-punto ng aming, aming adhikain. At kung isa po, ito inaasahan natin makatutulong nga, ano, na mabawasan yung mga taong naninigarilyo. Pero yung mga naninigarilyo na, yes, naho, ito ang pinakamalaking challenge po sa kanila ay ang mag-quit. Kaya nga ang sinasabi nung mga matatanda, huwag kang maninigarilyo, masama yan, sasabihin ng mga bata. Bakit kayo? Kaya nga hindi ako makatigil-tigil. So huwag mo nang simulan. Ganun yung mga paalala. Doc, ano po ba yung mga bagay na dapat ikonsidera ng isang tao na gusto nang tumigil sa paninigarilyo? Well, unang-una dyan, Cheryl, kailangan magkaroon ng matibay na desisyon yung naninigarilyo na gusto na niya talagang huminto, no? And then once na nag-decide na siya na hihinto na siya, kailangan siyang mag-isip ng kung kailan siya yung hihinto, ano yung date ng kanyang paghinto. Once na na-decide na niya, Cheryl, para idugtok ko na rin, yung date, mas maganda yung merong relasyon sa kanya, may significance. Maaring katulad ngayon, no, meron tayong Independence Day, June 12. Yes, so pwede nating anuhin, sa Independence Day, this is my independence from cigarette. Diba? So yun yung gagawin niya. And then after that, kailangan sabihin niya sa mga kasamahan niya, sa mga pamilya niya, sa kanyang mga kaibigan, na ihinto na ako. I-announce mo. Yes, i-announce mo. Tulungan ninyo ako na maging successful ako dito. Mm-hmm. Then, the day before na hihinto siya, itapon na niya lahat ng mga bagay-bagay. May kinalaman sa sigarilyo. Yes. At sa simula po, talaga namang hindi natin maikakailan na challenging. Yes, na talagang right. Medyo mahirap. Pero yes, kailangan, ang pinakamahalaga doon ay determinado. Determinado, yes, right. Tama. Pag naumpisahan na po, Doc, ng isang tao, ito nga po nga, pag-quit sa paninigarilyo, ano naman po yung mga dapat niyang gawin on the process para naman hindi lang sa simula or unang linggo lang para magtuloy-tuloy po ito? Of course, no? Dadating dyan yung urge. So, unang-una, kailangan
i-try niya talaga na pigilan yung paghit-hit ng isa ng kahit isang hit-hit lang ng sigarilyo. Oh, oh. Kasi pag nag-umpisa ka na naman, tuloy ka na naman. Oh, oh. So talagang wala. Mm. And then pag talagang nandiyan yung urge, kailangan gumawa siya ng mga paraan, no? Unang-una is to keep herself active. Mm-hmm. Exercise. Okay? Exercise, oh. At saka keep yourself busy. Kasi usually, nakakaalala ka ng paninigarilyo kasi bored ka na, wala ka nang magawa. Mm-hmm. Yes. Then pangatlo, pag talaga may urge siyang pinakamaganda, uminom ng napakalamig na tubig. Mm-hmm. Yun, very effective yun, Cheryl. Mm-hmm. Yung pag-inom ng malamig na tubig, nawawala agad yung ano, yung paglalaway. Yes. And then, of course, hanap tayo ng mga bagay-bagay na pang-substitute sa sigarilyo. Uh-huh. Kasi meron, oral fixation yan. Yung e-smoke, ano ba yun? Yung e-cigarette? Ah, hindi. Hindi natin nire-recommend yan, okay. Ano, Cheryl. Kasi may mga chemical din kasama yan. So, mahirap ang e-cigarette. So, okay. Pinakamagandang substitute talaga, mga iba't ibang bagay. Katulad ng, yan, yung mga... Pwede. Mga candies, gums, no? Okay. Pero basta itong toothpick naman. Ito na lang yung ilalagay mo. Yes. Pero ano lang, no? Pa-reminder lang sa ating mga kababayan na kung gagamit sila ng mga candy at saka ng gum, piliin nyo na lang siguro yung mga sugar-free. Kasi baka yung paninigarilyo mapalitan ng diabetes, no? Ayaw natin yan. And then, of course, ang pinakamaganda, siguro maghanap na lang sila ng mga celery. Yung mga vegetable sticks, healthier pa yun. And then you cut it like, ano, cigarette. Like cigarette, yes. Tapos okay, parang nakaganyan ka. So, kasi ano yan eh, oral fixation yan, also. Cheryl. Yeah. Kaya kailangan, you need to find something yung equivalent doon. So, nasasanay ka. So, yun yung mga magandang pwedeng substitute natin. Pumapasok dyan, kailan usually yung tinatawag nilang withdrawal syndrome? Yes, yan yung immediately after. Na pag uminto ka, makakaramdam ka kaagad niyan. Kasi sanay na sanay ka na eh. So, itong mga bagay na ito, ito yung mga pwede mo talagang gawin para maalis sa isip mo ang paninigarilyo. And then, physically and mentally talagang magwi-withdrawal ka. Yes, physical yung ano mo, yung restlessness, yung parang irritable ka, no? And then psychologically kasi lalo na kapag pressured ka sa trabaho, no? So meron kang ano niyan na kukuha ka kagad ng sigarilyo. So pampalit mo yung mga yon, no? Mm. And then of course, no, para doon sa mga kababayan natin talagang medyo mahirap mag-cope up doon sa withdrawal symptoms, maganda talaga pumunta sila sa isang doktor, cessation centers para mabigyan sila ng gamot para hindi nila masyadong maramdaman yung hirap ng paghinto. Ayan, kaya mga kapatid ha, kung hindi po enough or parang nakikita nyo po na talagang ilang beses na kayo sumubok ng sa sarili nyo na, ng kusa, medyo hirap pa rin ho kayo, may mga cessation centers po tayo nationwide. And I'm sure kahit sinong doktor yan, yes. Hindi man pulmonologist, hindi man siya eksperto on this po, ano, tutulungan at tutulungan nila kayo nga kung paano huminto. Yes. The other thing, no, yung mental, no, we need also intensive counseling. Mm-hmm. And through that, kasi malalaman ng pasyente, ano-ano ba yung mga pwede niyang gawin kapag nararamdaman niya talaga yung matinding urge na manigarilyo uli. So, yung gamot at saka yung counseling will play a major part para sa success ng kanyang paghinto. Mm-hmm. Magkarabihan po ba o halos lahat ng ospital po natin dito sa bansa ay may cessation center, Doc? Medyo konti-konti pa lang yan ngayon. Pero ang Department of Health ay gumagawa na ng paraan. So marami na rin, unti-unti na hong dumadami, maski sa mga probinsya, yung Iloilo, meron na sila. No? Mm-hmm. And mostly mga government, marami yan. Doc, before we let you go, paalala po natin sa ating mga viewers. Yes, kailangan lang po sa ating mga viewers ay unang-una ay gamitin po natin ang ating pag-iisip, maging smart po tayo, huminto tayo ng paninigarilyo kung tayo po ay nagsisigarilyo. And kung hindi naman, huwag na ninyong subukan ng paninigarilyo. Ito po ay isang addiction. Iligtas po ninyo ang inyong buhay, iligtas po ninyo ang inyong kalusugan. Dr. Limpin, thank you. It's nice seeing you again. Yes, same here. So, mga uulitin po nating pag-uusapan pang iba't ibang klase ng sakit. Thank you.
you, Dr. Limpin. Oh, ayan mga kapatid, na ibahagi na po namin ngayong umaga ang ilang tips sa pagtigil sa paninigarilyo. Hindi man magiging madali sa unang subok, huwag tayong susuko. Ngayon naman, diretso na tayo sa mga umuusok sa init na almusal na hatid ni Lalaki at Pat dyan sa Barangay Acacia sa may Malabon. At sa amin pong pagbabalik, eto muna. Mamaya, bibitinin lang namin kayo kay Pat at Lucky ha. Puro aral ba ang inyong mga chikiting at ayaw sumali sa ibang school?